Kumusta mga ka-Atletico? Volleyball news naman tayo ngayong weekend. Dahil tapos na ang Volleyball League sa Japan, palaisipan ngayon kung makakabalik na ba sa PVL ang dalawang Pinay star player na sina Jaja Santiago at Gia Morado de Guzman. Sa Japan, masasabi nating parehong successful ang naging kampanya ni na Gia at Jaja. Well, hindi naman na sorpresa para kay Jaja na mag-perform ng maganda sa Japan dahil matagal na rin siyang naglalaro doon. Tumapos nga ang kanyang koponan na JT Marvelous bilang runner-up sa 2023-24 season ng Japan V-League Women. Dahil nga sa magandang performance ni Jaja, ay naimbitahan pa siya sa training camp ng national team lang naman ng Japan. Matagal na ngang minamata ng Japan si Jaja na ang mister ay isang Japanese na si Taka Minowa. Pamilyar ang kanyang pangalan dahil siya lang naman ang current head coach ng NX Led Chameleons. She will join the Japan national team training camp. She has not been naturalized yet, but this opportunity is really a big step to her dream, ayon kay Minowa. Hanggang April 30 pa si Jaja magte-training kasama ang national team ng Japan na naghahanda na rin para sa 2024 Paris Olympics. Ibig sabihin, kung tatapusin niya ang Japan training ay playoffs na siya makakabalik sa PVL, kung saan nakalista siya para sa Cherry Tigo. Ayon kay PVL Competition Director Sherwin Malonzo, basta't makabalik lang sa bansa si Jaja ay pwede na agad siyang isalpak sa lineup ng Cherry Tigo. Kasama naman daw kasi siya sa pinasang official roster ng koponan. Paano naman kaya si Gia Morado nakatatapos lang din ng stint para sa Denso Eribis? Well, iba ang sitwasyon para sa mahusay na setter. Ayon kay Malonzo, wala nang tsansa na makapaglaro pa si Gia para sa All-Filipino Conference. Si Jaja, I saw her in the lineup of Cherry Tigo. If she arrives, she can play. But in the case of Gia de Guzman, I didn't see her name. We already ended our registration nung before pa mag-start yung tournament. Basically, last February 14. Ayon kay Malonzo, I think na overlook yun sa site ng Creamline. Di nila nakita na wala yung pangalan ni Gia. Sadly, hindi makakalaro si Gia this conference. Every conference naman, we submit different lineups kung ano yung gagamitin nila. Wika pa niya. So sad to say para sa mga Creamline fans, kailangan nyong maghintay next conference para makitang muling maglaro suot ang pink jersey si Gia. Pero kailangan ba talaga ng Creamline Cool Smashers ang kanilang star setter ngayong conference? Kung titignan kasi ang standings, kasama sa top teams ang Creamline dahil sa tatlong laro, wala pa rin silang talo. Dagdag pa dyan, kakaiba rin kasi ang sistema ng Creamline kumpara sa mga kalaban nilang team sa PVL. Halos lahat kasi sa lineup ng Creamline ay may lisensya para gumawa ng plays. Kaya nga kapansin-pansin na sa top 30 setters ngayong conference, lima dito ay mula sa Creamline. Nandyan syempre ang kanilang starting setter na si Cal Negrito na may 4.36 average sets per set. Pasok din sa mga top setters sina Mafe Galanza, Bea Bonafe, Kayla Atienza, pati ang kanilang top spiker na si Gemma Galanza. Kung ganito ka-flexible ang mga manlalaro ng Creamline, siguradong kayang-kaya nila hintayin ang pagbabalik ni Gia. Kayo mga ka-Atletico, abangers din ba kayo sa pagbabalik ni Gia sa Creamline? I-comment nyo na yan.